Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yan tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, magugulat kayo dito. Diyos ko po, grabe ang ginawa nila kay BP Sara. Nag-warning na si FPRRD at PBBM. At syempre na natin kung nalaman na ito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio nagsalita na patungkol sa paghahanap ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro sa 125 million confidential fund ng Office of the Vice President Franz Castro. Gustong ipa-impeach di umano si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman Vice President Sara Duterte sumagot na at binanatan si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa naging budget deliberation ng Committee of House of Representatives sa Office of the Vice President ay tila uminit ang mga eksena dahil Makabayan Black at Franz Castro hindi na nakaporma pa. Ngunit pag-aaralan di umano ng Makabayan Black ang mga detalye ng 125 million confidential fund na ginamit ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Kung sapat ito sa pagsasampa ng impeachment complaint. Sa isang ang press briefing, sinabi ng House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Representative Franz Castro na walang nakalaan na pondo para sa confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Pero batay umano sa report ng Commission on Audit, ay mayroong ginugol na 125 million pesos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. At dito na nga sinabi ni Franz Castro na posibleng mayroon ngang mga naging paglabag sa batas. Kaya humingi umano ang mga mangbabatas ng dagdag na impormasyon mula sa COA para malaman kung saan ito nanggaling at kung saan ito ginastos. Sa isangang pahayag, mariing sinabi ni Castro na maaring nagkaroon ng paglabag sa Article 6 ng Constitution Article 220 ng Revised Penal Code Technical Malversation General Provision ng General Appersation Act Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Grieve Simple Misconduct o Conduct Prejudicial to Service. At nang tanungin si Franz Castro sa isang press briefing kung kasama sa ikukonsidera ang paghahain ng impeachment complaint, sinabi ni Castro na kasama ito sa pag-aaralan. Yun pa sa kanya, syempre, pag-aaralan natin yung mga possibility para mapanagot kung makikita natin talaga itong mga binanggit nating mga violation na ito, lalong-lalo na itong misuse of public funds, technical malversation at saka paglabag sa konstitusyon. Dahil kung ikaw ay government official, dapat sumusunod ka doon sa konstitusyon at isang ground yan for impeachment kung sakaling mapapatunayan natin. Dagdag pa ni Castro, pero paano nagkaroon ng ganon? Wala naman ito sa GAA 202. Saan kinuha yung pondo? Saan ginamit yung pondo? Kaya very questionable ito. Darating tayo dyan sa bagay na yan, sa impeachment, kapag nabuo na yung ating mga data at mga impormasyon, facts at documents, and quote. Dahil nga dito, walang pagdadalawang isip na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong ito ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. The sitting disdain, overwhelming Franz Castro. These days is hardly concealed, even by her capacity to swing serious allegations against the office of the Vice President over the 2022 confidential fund. We welcome the proof she recommended for Commission on Audit to do on the 2022 OVPCF. But today, Ms. Castro does not deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher.
All she did was widely and masterfully arrange sham allegations against me and the OVP, which will all be answered once the proof is done and during the budget hearing. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy, thank you. End quote. Sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na umaasa siyang makahanap si Castro ng kasiyahan at malaking kagalakan sa pag-iisip nito ng impeachment niya sa pwesto. Sinabi din ni VP na tinatanggap niya ang pagsisiyasat na inirekomenda ni Castro para sa COA. At kamakailan nga lamang nagbigay ng pahayag ang Vice President Sara Duterte sa naging magandang pagsuporta ng House of Representatives sa kanilang naging budget deliberation. At ayon pa sa kanya, "We are grateful for the members of Operation Committee of the House of Representatives for their continued support for the programs of Office of the Vice President. Today's budget deliberations allowed the OVP to present the significant stride that we have made in 2022, highlighted by the establishment of 10 satellite offices and 2 extension offices in key areas of the country. We are confident that OVP will be able to continue reaching, serving, and creating meaningful and sustainable changes in the lives of Filipinos in 2023. Meanwhile, for the 2022 CF in the amount of 125 million, the OVP has already planned and identified events, activities, and projects to be covered by the CF as early as August. There was nothing irregular or unauthorized about its spending, and the required liquidation and accomplishment reports had been submitted to the oversight agencies. We urge the Makabayan Bloc to end its rapid vilification of OVP over the 2022 CF if it does not have any substantive information to back up imputation of misuse. These incessant malicious attacks betray the Makabayan Bloc's lack of respect for the Filipinos being served by OVP and their inability to appreciate OVP's involvement in the fight against insurgency, terrorism, and social inequality. Thank you, and go." Narealize ko lang, mga lords, no? Ang awkward ng ibang politiko kung gisahin nila si VP Inday Sara ay ganun-ganun na lang. Di ba? Yung akala talaga nila na feeling nila mangungurakot si Inday Sara, di ba? Ang akala siguro nila yung budget na ibinibigay kay Inday Sara at sa Office of the Vice President ay mapupunta lang sa kung saan-saan. At ito pa ang pinaka nakakatawa. Ang mga nagtatanong, like, ang mga nagigisa, yan si Risa, di ba? The big question is, sino ba ang may history ng katiwalian? Sino ba ang may history ng corruption? Abe, di ba? Sa lahat ng politiko ngayon, di ba, na gumigisa kay VP Inday Sara, sige nga, di ba, mas malinis pa kayo kay Inday Sara? Si Inday Sara na walang bahid ng corruption, di ba, walang issue ng corruption, maayos ang pamamalakad niya sa Davao, iniwan nga niya ang Davao na na-well manage niya at walang utang. Si Inday Sara pa talaga. Diba? Si Inday Sara pa talaga. Ay, nako. Alam nyo ganito yan. Kaya mataas ang trust rating ni Inday Sara. Diba? Mataas yung job performance niya sa mga tao. Kasi alam ng mga tao, wala naman yung bahid ng corruption. Diba? Wala naman yung bahid, diba, ng anomalya. Si Inday Sara pa ba? Diba? Diyos me, yung mga nagtatanong, kayo pa nga ang may bahid ng corruption? Kayo pa nga ang may issue? Tapos kunwari, diba, pinoprotektahan nyo ngayon ng taong bayan para sa budget. Kunwari, hindi, pinoprotektahan lang namin yung budget na mapupunta para nasa tama talaga mapunta. Weh! Si Inday Sara pa talaga ang sinabihan nyo ng ganyan.
tingin mo, tingnan nyo, napaka-unique ng initiative ni VP Inday Sara. Diba? Nagpatayo siya ng OVP satellite sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Imagine that. Burial assistance. Assistant, no, para sa Pilipino. Imagine that. Eto pa. Alam mo ba na magpapatupad sila ng libreng pagkain sa mga bata at sa mga estudyante sa paaralan? Alam nyo ba yon? Hindi nyo yun alam, no? Ayun. Kasi nagbubulag-bulagan kayo sa mga pinagsasasabi ng mga oposisyon, ng mga antay at ng mga ayaw kay VP Inday Sara. Uy, mga tukmol, huwag nyo kaming pagmayabangan, no? Huwag nyo kaming pagmayabangan sa sinasabi nyo, buti pa yung past VP. Transparency. Nek-nek nyo sa transparency nyo ang tanong, sino ang natulungan? Diba? Kwalidad ba ang ibinigay na serbisyo ng dating Vice President? Excuse me, burial assistant pa lang ni VP ngayon, taob na yung VP nyo dati. Di ba? Nako, inisyatibo pa lang ni VP Inday Sara ngayon. Di ba? Huwag nyong ipag-compare. Kasi mas mabigat, malaki ang budget ni VP Inday Sara ngayon, ng Office of the Vice President ngayon. Abay, syempre lang kasi malaki. Malaki ang hawak niyang departamento. Marami siyang ginagawa at marami siyang plano. Alam niyo, masyado niyo talagang minamaliit si VP Inday Sara, no? Kumbaga, time can tell. Abangan niyo, 'di ba? Kasi yan si VP Inday Sara, tahimik lang naman yan eh. Pero specific yan at alam niya kung ano ang gusto niyang mangyari, 'di ba? Sa napasukan niya. Sige lang, di ba? Siraan nyo lang ng siraan si VP Inday Sara. Kasi the more nyo yan ginagawa, the more na mas titingnan ng tao si VP Inday Sara. Di ba? At the more na makikita ng mga tao, di ba? Gaano, di ba? Ka the best at gaano kaganda ang pamamalakad ni VP Inday Sara as Vice President ng Pilipinas. Remember, hindi lang Department of Education ang hawak niya. May NTFL ka pa at mga inisyatibong ginagawa niya para sa bansa natin. Kaya before kayo magtapon ng putik sa iba, check nyo muna. Baka kayo pala ang madumi. Baka kayo pala ang may putik. Ang issue lang naman ni VP Inday Sara, nanapak siya ng, di ba, sheriff. Di ba? Kasi sa hindi makatarungang, di ba, pag-demolish ng mga bahay. Yun lang naman eh, nanapak siya, pero para din sa kapakanan, di ba, ng mga tao. I'd rather choose a leader na mananapak para protektahan ang kanyang, di ba, constituents, di ba, ang kanyang mga tao. Kesa sa ibang politiko dyan na kunwari malinis, pero, di ba, grabe pala ang dumi at may bahid pala ng korupsyon. At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung tila nga ba pagbakbak o talagang pagbanat kay VP Sara, no, patungkol nga sa confidential fund na talagang hinahabol ngayon nila Franz Castro. At syempre yung talagang mga kritiko ng ating VP Sara nga na kung saan ito yati lang nga ba inais palabasin may ginagawang anomalya dito sa nagiging confidential fund nga na talagang sinisilip at patuloy na hinahanapan nga ng butas ito yung mga hinahakbang o yung mga ginagawa ng ating Vice President na si Inday Sara Duterte nga. At talagang dito pag napatunayan daw nila na talagang yung impeachment nga talagang ilalakad daw nila dito at talagang nais nila talagang matanggal o maalis itong ating Vice President nga na si Inday Sara nga, mga kabalita natin, na patuloy ngang hinahanapan ng pwedeng ikabagsak ni Inday Sara ng ating VP na si Inday Sara nito nila Franz Castro. At syempre yung mga iba pang kritiko na talagang binabanatan na talagang patuloy sinisiraan at patuloy ngang ibinabagsak si VP Sara nga, mga kabalita natin. At dyan nga tila nga ba patuloy yung mga hakbang o yung mga galaw nila na
paninira at patuloy yung pagsira nga sa pangalan ng ating Vice President na si Inday Sara nito. Nila Franz Castro nga sa iniyahayag nila na tila nga ba'y nais palabasin sa anomalya nga na ginagawa nito ng ating Vice President na si Inday Sara. At patuloy nila yan dyang ipinaglalaban no, na si Inday Sara nga may hindi ginagawang tama sa kanyang confidential fund. At patuloy nilang binabato ng putik yung ating Vice President upang talagang ay maraming madismaya dito dahil nga sa lakas at taas ng rating na natatanggap ng ating Vice Presidente nga, mga kabalita natin. At yung iba pang mga naging tampok ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan mula syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito mula lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.